na Dumbo Ears din. Chimpy K din. Kita nyo mga kahabi, gano'ng ka-solid. What's up mga kabi? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, ay update ko kayo sa ating mga betas. No? Magsa-start na ako mag-breed ng betas. So binigyan ako ng mga magandang materials. Pero syempre, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga materials na gagamitin natin sa pag-breed. So ito, stop ko muna. Tapos papakita ko sa inyo. Let's go! Ayan, so dito tayo mag-start mga kabi. Parang ang dumi ng tank. Yan, yung ating full gold na Dumbo Ear HMPK. Yun o. Malaki ng pectoral fins niya. Solid, solid. Ito naman yung yan. Ito ko muna sa inyo kung gaano ka-quality yung pinagamit sa atin na materials. Ito yung female niya. Ayan, fertile na. Ready to breed. Ito niya mga kabi. Sobrang fertile na yung female. Ayan. Ayan yung ating female. Ito yung ating male na full gold. Dumbo Ear. Ready na sila mag-pair. Tapos dito naman sa kabila, ito naman yung ating multicolor na Dumbo Ears din. Chimpy K din. Kita nyo mga kahabi, gano'ng ka-solid. Yun o. Pogi. Sa gilid-gilid, so ready lang talaga mag-breed. Ating nails na multicolor na HMPK Dumbo Ears. Ayaw mag-zoom. Ayan. Ito, may dalawang female ta na binigay sa atin. Ito yung isa. Ito yung female niya. Ayaw mag-zoom. Mag-zoom ka. Teka lang mga kare. Ayan. So, fertile na din yung ating female dito. Hindi ka dito. Ayan. Dumb ears din. Ito, hindi pa siya nag-molt. Kasi yung kulay niya hindi pa nagsilabasan. Konti pa lang. Tapos ito naman yung isang female. So wala na tayong beta tank. So nilagay ko muna dito sa plastic na 1.5. Ito ready na din to i-breed eh. Kasi fertile na din tong female na to. So temporary din lang muna kasi apat pa lang yung beta tank natin. So di pa masyadong nag-molt. So pasilip natin ulit. Ito yung males. Ito yung males. Ayan. Quality Dumbo Ears. Ito lang, ayaw mag-zoom. Zoom ka. Lapit ka lang konti. Yeah.
Tapos ito yung main na gold. Ayan talaga mong zoom. So ayan, may pinaka the best na angle. Kanya mga kaabi, sobrang quality nung pinasa sa atin. So ayan mga kaabi, update ko din kayo sa iba ko pang betas na binibreed. So tara, punta tayo dun sa baba. So yan dun yung mga betas natin na binibreed. So dito mga kaabi, mayroon ditong city mascot. Ayan. Yung mga fry nila is 1 week old. Kung makikita nyo mga kaabi, sobrang dami nito. Siguro around 100 plus or 200 siguro. Hindi ko lang alam, hindi ko pa nabilang. Kasi dito ko lang ito binibreed. Tapos dito na rin sila nag-hatch. So ayan, meron pa sa baba. Ayan, hindi ko pa tinanggal yung parents nila para hindi magkaroon ng kiti-kiti dito sa loob ng kanilang lagayan. Try natin i-zoom mga kaabi kung kaya. So ayaw. Yeah. So ayan. Tapos actually second batch na to, itong city mascot na binibreed, same pa rin yung parents na ginamit natin. Tapos yung first batch na nandito. So yung first batch malalaki na. Ayan o, sa mga 100 plus yata to. Kasi binilang ko to kasi nilipat ko to dito na sa mga 124 yung bilang nila. Kita pa ba? Kasi 5 o'clock na lang hapon, medyo hindi na masyadong makita. Update ko lang kayo mga kaabi. So yun yung ating first batch ng city mascot. Tapos dito naman meron tayong double tail na half moon mascot din. So andyan din yung male ng mascot. Actually same lang sila dito ng days. 1 week old din tong mga fry na to. So nasa mga 100 plus din dito yung mga fry na na-hatch. Ayan, dito yung iba. Ayan. Siguro sa mga upcoming ko pang videos, tuturo ko sa inyo kung paano ako mag-breed ng ganito kalaki yung lalagyan, langganang malaki. Ito yung ginamit ko na pang breed para hindi ko na ilipat yung mga fry. So ayan, second batch din to, yung first batch nito nandito. Nandito yung first batch ng double tail na half moon mascot. Ayan. Ayan mga kami, sobrang dami din dito. Ayan o, hindi na makita, hapon na kasi. Ayan, update ko na lang kayo sa mga susunod na video ko ano na yung itsura nito. So ito yung first batch ng double tail up muna natin na mascot. Tapos dito naman, ito malapit ito i-jarring eh, kasi hindi masyadong makita. Huli na lang tayo ng isa yung medyo malaki-laki. Try natin ha, kung kayang hulihin. Ayan, ayan, ayan. Ito. Tara, ma-update ko lang kayo kung gano'n na sila kalaki. Ayan, kung di ako makakita. Sorry. Ito. Eto. Sak. Ito yung ating males. Ayan, ito na siya kalaki. Ito naman half moon na multicolor. Ayan, mga half moon to na multicolor. Ayan, ganyan na siya kalaki. Pwede na i-jarring. So magsa-separate video tayo sa pag-jar ng mga betas natin. Tapos meron pa ako dito. Ito, bago lang ito nag-breed.
3 days pa lang. Pero may mga fry na. Ito naman, giant na Galaxy HMBK. Saan? Di nakita eh. Hapon na kasi. Pero madami-dami din ito mga kabi. Sayang, di makita. Pero malaki yung mains nito. Try natin ulit kung nandito. Wala lang yung nagtago. So update ko na lang kayo dyan. Tapos dito naman, meron din ako dito. Ito yung ating Galaxy Koi na HMPK. Marami din tong fry niya, ayan o. Galaxy Koi ito na HMPK. Try natin hulihin na para makikita niyo yung itsura. So, ayan. Oops. Try natin sa maliwanag. Ito yung ating Galaxy Koi na HMPK. Ayan, hindi ko pa rin ko na yung wings kasi hindi naman nangangain ng fry. Para iwas kiti-kiti na din mga kabi. So, malaking langgana din yung gamit ko dito. Tapos dito naman yung third batch ng multicolor na hapon. So, nag-hatch na kanina lang. So, sobrang dami ng fry niya. Day 1 pa lang, so nandyan pa lang sa loob ng mga bubbles yung mga fry niya. So di muna natin pwede galawin. So ayun o, kita nyo, nasa gilid pa lang ng mga bubbles. Same pa rin yung parents na gamit ko, kaso dalawang female yung pinagsaya. Dalawang female na gamit ko sa pagbreed. So yung male same lang kasi magaling to magbreed. Pero yung female na gamit ko, dalawa. Multicolor din na moon females. Nandito, nilagay ko dito sa guppy tanks. So, ayan. Ito yung ating ano ba yun siya? Ayan, ito nga. Half moon. Kaso napunit. Ito yun siya, yung female na gamit ko. So, napunit na siya eh. Ayan yung ating female na half moon. Ilagay ko dyan sa guppy tank. Ay sa langgana para mabilis mag fertile yung ating female. Tapos dito naman yung second batch. First batch pala to ng yung giant na Galaxy na HMBK. Ito yung first batch nya. And may kalakihan na din. Nasa mga almost 3 weeks old na to. Or 2, mga ganyan. Yata abot na ng, I'm not sure kung abot na ng 100. Pero more or less na sa mga 70 to 80 siguro to. Tapos dito na side, ito yung second batch ng multicolor na top mo natin. Ayan yung second batch niya. Ayan, ito yung kasunod doon sa malapit na i-jarring. Ito yung mga second batch. Ano yun? Nakita na. Ayan, bayo natin ng konti. Ayan, napakadami. So, ayan mga kahabi. So, ayan mga kahabi. Yan yung update sa ating mga betas. Mga binibreed na ating beta. Tapos, yung dalawa upcoming pa yan na ibibreed ko. Meron din dito pala. HMPK din. Nandito. Naglay na din ng eggs. So, di ko muna gagalawin. Tapos, nag-ready na pala ako ng mga in case na mag-jarring ako. Kasi hindi ko pa nakat ang mga 1.5 liters na bottle. Ayan. Nakabili ako ng 400 pieces. Pero yung nakat ko, nasa mga almost 200 pa lang. Kasi sobrang busy natin. Ayan, tatlong sako pa yan. Ay, apat pala. Na hindi pa nakat. Ayan, tatlo dyan. Meron isa dito. Na hindi pa nakat. So, yun yung update sa ating mga betas mga kabi, no? Tapos, ano pa ba? Siguro, yun lang muna yung topic natin sa ngayon. Magbe-bet naman na tayo. Tapos, may konting update sa copies. Tapos, ano pa ba? Hindi ko kasi kuhan eh.
busy kasi talaga ako ngayon na month. Sobrang daming ginagawa, so napabayaan ko muna yung farm, hindi ko pa naayos. Siguro update ko na lang kayo sa ibang mga ginagawa ko dito, yung magnas natin, update natin yan sa susunod na video. So, that's it mga kabi. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. So, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Tsaka, i-click din yung notification bell para updated kayo sa mga bago ko pang videos. So, that's it mga kabi. Bye! Peace!